hindi ako mapaniwala sa balita na ginising na, alam mo yun, hindi ko akalain talaga today, nagigising ako na malalaman ko tong balita na to. Na feature yung picture natin sa Cosmopolitan PH. 7 cheese rolls you won't be able to resist from Cosmo.ph. Roll tayo pababa. Yan, may magagandang photos, mga vloggers. Yan, angas, ang ganda oh. Pwede pala yun. Copyin natin yun. yan, nakalagay sa box. And, for real, ayun oh, simple lang yan. No way na mangyari to. It might be a dream. Honestly, para sa akin, mahalaga tong nangyari na to. And hindi ko naman to talaga ini-expect. At sa akin din, big deal to dahil, una sa lahat, I remember way back saying na ayoko maging photographer at hindi ko pinangarap maging photographer. Also, with all honesty, binipigyan ako lang maging emotional. Yeah, kasi big deal to para sa akin na makita yung sarili mong photo na ma-feature sa isang sikat na alam ko magazine to eh. Ever since nung bata akong batang 90s ka at naabutan mo yung mga gandong panahon, yung mga Yummy Magazine, Cosmopolitan, K-Zone, mga ganun. Para sa akin big deal to. At achievement to para sa akin. And I'm happy na ginawa ko tong pagtulong na to sa mga business. Lalo na, pati na rin sa big shoutout sa Bread, Butter, and Roll. For giving me trust. Or trusting me, syempre, to take good pictures of their food. Although, itong photo na to, hindi pa ako ganun ka-confident. Ito yung photo na ma-feature. With my very own watermark nasa taas. Akala ko tatanggalin, pero hindi. Sobrang heartwarming. Knowing that sa sarili ko, as a creator, madalas akong nadadown. Madalas akong feeling ko nawawalan ako ng pag-asa. Ayun, yun. Hindi ko akalain na mangyari to. Siyempre, sa mga hindi nakakalam din Martians, since nawalan nga tayo ng trabaho, yung Marco Mars, medyo may heartbreak lang ng konti lang naman. But still, parang alam mo yun, panakipbutas ko yung paraan ng pagtulong ko sa mga business. Yung hindi ko mararamdaman yung lungkot na nawalan ako ng trabaho. It just simply gives me a good feeling na knowing I can sleep every night besides thinking that I have no job anymore, naiisip ko na I've successfully helped someone, you know, with their personal stuff. Like, yun yan, yung business nila. Promise, sobrang overwhelming to para sa akin. Hindi naman to big achievement para sa iba, like 100,000 subscribers or yung pagkalagay ni Peter McKinnon ng coin, ng picture niya sa coin. Pero para sa akin, tong Cosmopolitan na feature yung photo ko, sobrang big deal nito para sa akin. Sa mga friends ko, yung iba, alam niya na minsan emotional akong tao. Kadalasan. Pero, yun nga, sobrang thankful ako kay God sa family ko na tumutulong sa akin. Siyempre sa girlfriend ko din. Nakaramay ko sa mga, yun nga, si ever since nung natanggal ako. Lang naman. Gusto ko lang din ibalita sa inyo, Martians, na sobrang maraming dumating na projects din. Like, may mga films na tayo nagagawin. Nakakatuwa na film ang gagawin natin next. Hindi lang commercials, hindi lang B-roll sequences na food videos, hindi lang photos. Films. Solid na film para sa business nila. Gusto ko lang iwan tong message sa inyo na huwag kayong ma-down kasi binabasa ko yung comments nyo. Nakaka-overwhelm din isipin na may mga tao akong nai-inspire. Although na minsan alam ko sa sarili ko na nadadown ako, still nakaka-inspire pa pala yung mga ginagawa ko. Siyempre, dahil nga may pandemic, ito yung pwede nating i-unbag. Pwede nyo rin i-unbag. At sobrang gusto kong bigyan ng shoutout yung mga taong nag-status, na kinokopya yung status ko, na binibigyan ako ng credit. Sobrang believe ako sa inyo kasi you guys are also risking what you have. Hindi naman risk, kumbaga nag-volunteer kayo na gamitin yung kakayahan nyo para makatulong. Kasi nga hindi naman lahat ng tao mayaman eh. Hindi naman lahat ng tao kaya magbigay ng isang kabang bigas or ng napakaraming donations.
Iba minsan simpleng tulong lang. At ito yung spirit na meron sa atin ngayon. Helping small businesses. I didn't know this would be a big deal to people. And I didn't know na makaka-inspire pala tayo ng tao. And hindi ko rin alam na babalik to sa akin na ganito katindi. Na ma-feature yung photo na napakasimple lang sa isang kilalang website. At yun nga, gagawa na tayo ng mga short films. Sana, you know, you guys took time of watching this vlog. Big shoutout nga pala sa Clean Saver for also trusting me to make their film. Hindi lang film, marami pa tayong gagawin para sa kanila. Kasi first intent ko lang naman is tumulong din. Yun lang naman. At syempre, I know medyo kakaiba yung tempo ng vlog na to. Huwag nyo na kakalimutan syempre na mag-like, comment at subscribe. Ring yung notification bell para notified kayo sa mga susunod na i-upload pa natin na opportunities na binibigay sa atin ng Lord. Siguro ngayon lang din kailangan natin mas maging faithful. Preaching na tong ginagawa ko, pero you have to believe in yourself. You have to, you know, do what you have to do to make everything happen. And also have faith. Kasi, you know, ang weird. Pwede mong ipagdasal yung gusto mong maabot, pero kung wala ka namang ginagawa, hindi mo rin maabot. Diba? God moves in mysterious ways. Minsan sa mga paraan na hindi natin alam, makakapagpa-trigger sa mga ginagawa natin. Kaya keep on creating and create for yourself. Or maybe create to inspire. Yun lang yun.